Teka, sasandukan ko kayo ha. Sarap ng niluto ko, nakita nyo ba? At isang halo lang ire. Pagkasarap-sarap nito, simpleng-simple lang ha. Walang kung ano-anong halo, basta yung... Sa pakiwari ko po'y akmang-akma ito sa panlasa ng mga kaibigan nating mahilig kumain ng karning baboy. Pinasimple ko ang pagluluto at konti lang po ang ricado at may lahok ng konting gulay. Pituhin po muna natin sandali itong ating karning baboy ha. Papupulahin po natin para maganda. Ito po ay maninipis na hiwa ng karning baboy na medyo may buto-buto kanina, tinanggal ko muna bago natin isalang din eh. Madali pong lumambot ito ha. Malagyan na po ng konting pamintang drog. Tigaan po natin ng kalamansi o kaya lemon juice. Alam niyo po kasi ang lemon juice at kalamansi eh, madali pong magpalambot ng anumang karning baka, karning baboy dahil acid po yan. So, lagyan po natin ng kalahating lemon. Titimplahan ko na po ng patis. Isang kutsara, dalawang kutsarang patis. At paminsan-minsan eh, haluin nyo para siguradong mapula yung lahat ng paligid ng ating baboy. Diretso po pagluluto. 10 minuto na po ito para po sa akin eh. Ayos na ito, tatanggalin ko na muna. Luto na po yung ating karning baboy. Katulad ng sinabi ko kanina, madali po kasi itong lumambot at maluto eh. Nakita nyo, mapulang-mapula na yung karamihan. Lagay po muna natin sa isang malukong. Narini po. Hihinaan ko muna sandali yung apoy ha. At baka po masyadong uminit yung ating mantika eh, uunahin ko yung bawang. Tapos po yung sibuyas. Pagluto-luto na yung ating bawang sibuyas, isama na po natin itong ating carrots. Ito po yung isang malaking carrots na hiniwa ko lang ng paiwa at maninipis. Ito pong kabute, sariwang kabute, pero yung nasa lata eh, kung gusto nyong gamitin at mas mura eh, yun na po ang gamitin nyo. Pero mamaya nyo ilalagay yun ha, kapag matatapos na luto na po yun eh, ito yung fresh, sariwa. So medyo pakakatasin po natin, maraming tubig ang sariwang kabute eh. Tataas ko na po yung apoy. At hayaan natin lumambot yung ating carrots at saka yung ating kabute. Takpan po natin. Pagkatapos po ng 3 minuto, makikita nyo, malambot na po yung ating carrots at saka lanta na yung ating kabute. So, dagdag na po natin itong ating Pilipino na hotdog. 3 piraso po ire, na hiniwa ko ng maninipis. Parang mag-i-spaghetti. Lagyan po natin ng konting atsuwete ha, para pumula ng konti. Mga, yun, ganun lang, konti lang. Hindi ko nga sinama lahat oh. Haluin po natin. Para magkakulay naman ng konti, pumula-pula ng konti. Pagkatapos po ng 2 minuto, lagay na po natin ang ating siling pula at saka siling berde. Ganda ng kulay. Kung gusto niyo pong damihan ng sabaw ng higit sa 2 kutsarang tubig, bahala po kayo para may konting sabaw-sabaw. Nakita niyo ba kung gano'ng kakonti ang asukal na ilalagay ko para lang po magkaroon ng konting tamis? Haluin po natin. Lagyan po natin ng 1 kutsarang toyo. 1 kutsara lang. Haluin po natin sandali. Sa wakas, bago masira, magagamit ko na rin po itong ating natirang all-purpose cream. Siguro po ito yung mga 3 kutsara na lang na natira. Ginamit ko yung 1 lata ng 1 araw eh. Ilagay na po natin. Oh. Haluin po natin yan. Ibalik na po natin itong ating piniritong baboy. Ito po yung luto na ha. Bago po natin isilbi. Kung meron kayong kinchayo, sibuyas na mura, cilantro, ilagay nyo na rin po. Para magandang tignan. Hinaan nyo na po ang mahinang-mahina yung apoy ha. At 1 halo lang ire. Pagkasarap-sarap nito. Simpleng-simple lang ha. Walang kung ano-anong halo. Basta yung gulay lang ang talagang pinakahalo ng baboy. Wala nang mga iba-ibang rikadong pinaglalagay pa natin. Tignan nyo nga. Teka, sasandukan ko kayo ha. Sarap tong niluto ko. Nakita nyo ba? Isa na naman pong kahilingan. Mula sa isa nating mga kaibigan, dini po sa social media ang napagbigyan ko. Sana pa'y maibigan nyo. Walang masyadong rikado to ha. Basta konting gulay at saka karning baboy. May kabute. Tapos, creamy pork mushrooms. Yun ang gusto nyo, di po ba? O sa susunod po ulit, si Ron Bilaro.